namasyal kami ng aking mga anak sa City of Pines, Baguio. Dahil bakasyon naman at walang pasok sa school, ay 4 days kami sa summer capital of the Philippines. First time na ang Genesis bus namin ay mula sa Santa Cruz Terminal. Gaya ng dati, ay dala ko ang school ID ng mga bata para may student discount sila at makatipid. Mas mura ang Genesis bus kesa dun sa isang bus liner na dati namin sinasakyan papuntang Baguio. Ang maganda pa, kapag Genesis bus ang sinakyan nyo ay sa likod lang ng SM Baguio ang terminal nila. Ilang hakbang lang ay nasa Session Road na agad kayo. At yun na nga, time na para umakyat ng Baguio. Mas matagal ang biyahe namin ngayon dahil nag-stopover pa ang bus sa Dau. Nagsakay pa ng mga pasahero bago bumiyahe ulit. Nasanay kasi kami na kapag galing sa Cubao ang Genesis bus ay diretso na agad sa Baguio at wala nang stopover. Makalipas ang kulang-kulang 7 oras ay nakarating na rin kami ng Baguio. Siyempre dahil gutom na kami ay kumain muna kami sa Bonchon sa Session Road. Ang sarap talaga ng fried chicken nila. Tapos nun ay nag-check-in na kami sa Hotel 45 Extension. 3,300 ang bayad para sa 2 rooms at free breakfast na. Saan-saan ba kami nakapasyal sa Baguio? SM Baguio. Bell Church. Mines View Park. At Session Road noong araw ng Linggo. Alam nyo ba na napakasaya at napaka-busy ng Session Road kapag Linggo? Sarado sa mga sasakyan at punong-puno ng mga paninda at street performers. Hindi lang pasyal ang ginawa namin, namili rin kami sa mga ukay-ukay sa Baguio. Dito ay marami kang pagpipilian. Mura na, pero magandang klase pa. Damit, pantalon, sapatos, jacket at mga bags. Marami sa ukayan yan. Basta ready ka lang humalukay at magbusisi. Makaka-jackpot kayo minsan sa halagang 20 pesos o 50 pesos na mga bagay na hinahanap nyo. Pag nasa trip, alam naman natin na talagang magastos.
Kaya para makatipid ng konti ay kumain at kumain at kumain kami sa maraming turo-turo sa Baguio. Mura pero masarap ang mga ulam. Usapang kainan pa rin. Siyempre, kumain din kami sa isa sa pinakasikat na restaurant sa Baguio. Walang iba kundi ang Good Taste Restaurant. Ito ay matatagpuan sa Otik Street, ilang kembot lang mula sa Burnham Park. Kahit mahaba ang pila rito, dahil maraming gustong kumain, ay talagang pumila at naghintay rin kami. Sulit naman, dahil nabusog kami at nasiyahan. Nakakatuwa rin ang mga robots na nagsiserve ng mga pagkain dito. At syempre, bago kami umuwi ng Maynila, ay bumili muna kami ng ilang pasalubong sa City Market. Ang City Market ng Baguio ang isa sa napakalinis na palengkeng napuntahan namin. Saan ba kilala ang Baguio? Kundi sa strawberry, kaya bumili rin kami rito ng strawberry ice cream. Sulit na sulit talaga ang aming Baguio trip. Iba talaga ang nagagawa ng Baguio sa amin. Nakaka-relax, nakakatanggal ng stress at nakakapag-bonding ang pamilya. Kaya kung may plano kayo magbakasyon, ay isama niyo na sa listahan niyo ang City of Pines, the summer capital of the Philippines, Baguio City. Happy bonding!